Hello po! At welcome na naman po sa isa na namang episode ng Sarap Chibog TV. Ang ating pong recipe ngayon ay ginisang lentils. Ayan, at sa mga nag-subscribe po, maraming salamat. At sana po sa mga bago dyan, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Umpisa na po tayo. Ito po ang gagamitin natin, ang green lentils. At magsukat lang po tayo ng 3 cups na green lentils. Mabibili po ito sa mga grocery. At parang katulad din po ito ng munggo. Ito po ang ating gulay galing sa garden. Ito po ay lupo at konting kale. Pwede rin po tayong gumamit ng ampalaya o spinach. Ito po, ugasan lang po natin ng 2 beses ang ating lentils. Yan. At pagkatapos po nito ay lagyan natin ng 1.5 liter ng tubig. At pakukuluan po natin ng 15 to 20 minutes hanggang sa ito po ay lumambot. Ito naman po ating pansahog. Ito po ang hipon na 1/4 at saka isang guhit na baboy na pakukuluan po natin. Sa ngayon po ay handa na natin ang ating panggisa. Yan, isang ulo ng bawang. At iwa-iwain lang po ng maliliit. At isang piraso po ng sibuyas. Hiwain lang po natin na panggisa. Yan, katulad po nito. Pakicheck na lang po sa description box ang complete list of ingredients. At ngayon po ay i-prepare na natin ang ating panggisa. Bawang at sibuyas lang po ang ating panggisa. At samahan din po natin ang bagoong. Yan, ready na po. Check lang po natin ang baboy at kung ito po ay medyo matuyo na, ay okay na po ito. Yan. Pag ganito po ay pwede na siya. Check po rin natin ang ating lentils kung ito ay malambot na. At pag ito ay pwede nating tikman kung siya ay malambot na. At pagkatapos ay pwede na natin siyang isantabi. Ngayon po ay simulan na natin ang pagigisa. Painit lang ng mantika at unahin natin ang ating bawang. Papulahin lang po natin ang ating bawang at isunod na po ang ating sibuyas. Ayan. Pwede na rin po nating isama ang ating pinakuluan na baboy. Ganun din po ang ating hipon na may konting toyo at paminta. At isama na rin po natin ang ating bagoong. Halu-haluin lang po natin hanggang sa lumasa po ang ating bagoong sa ating sahog. At pagka nahalo na po sila, ay pwede na po nating isama ang ating pinakuluang lentil. Pwede po tayong magdagdag ng tubig kung kumunti po ang ating sabaw. Ayan. Takpan lang po natin at pakuluan. At ngayon po ay pwede nating alisin yung bula-bula sa ibabaw. At pwede rin po nating tikman at pwede tayong mag-adjust ng ating pang-alat. Pwede nating lagyan ng asin o kaya patis. At ang panghuli po ay pwede na nating ilagay ang ating gulay na sangkap. Halu-haluin lang po. At hindi po natin kailangang pakuluan ng matagal, konti lang po para hindi ma-overcook ang ating gulay. Ayan po, at luto na ang ating ginisang lentil. Ayan, serve na po natin. At okay na po ang ating pang-ulam. At perfect po ito kung sasamahan po natin ng piniritong isda. Ganito po ang aking
niluluto sa halip na munggo dahil hindi po ako sinusumpong ng rayuma pag ito ang aking kinakain. Yan po, at sana po ay magkita-kita po tayo uli sa susunod na episode. Thank you very much po, and God bless po sa inyong lahat.